Nagimbal na naman ang buong mundo matapos magkaroon na naman ng panibagong giyera sa pagitan ng pwersa ng Israel at Palestine nitong mga nakaraang araw lamang, at nasa libo-libo na ang nagiging casualty at nasugatan sa gitna ng patuloy na giyera. Nangyari ito matapos paulanan ng Hamas na tinuturing na isang politikal at militanteng organisasyon sa Gaza ang Israel ng nasa lagpas 5,000 mga rockets na nagdulot ng malaking pinsala sa mga imprastruktura. Alam din natin na may panapat dito ang Israel na kung tawagin ay Iron Dome Missile Defense System na ilang beses na rin ay pakita ang pagiging epektibo nito sa gera, ngunit nang dahil sa lagpas 5,000 mga rockets na tinira sa Israel ay hindi kinaya ng Iron Dome na ma-intercept lahat ng rockets. Base sa impormasyon na ating nakalap, nasa 97% ang na-intercept na rockets ng nasabing defense system at ang nasa 3% nito ay tumama sa kanilang mga imprastruktura. Hindi umano talaga inaasahan ng Israel ang pag-ataking ito dahil maliban sa mga rockets na pinalipad papunta sa kanilang teritoryo, ay nakapasok din ang nasa lagpas 1,000 miyembro ng Hamas, kaya kinukonsidera ito na isa sa pinakamalaking intelligence failure ng bansa. Ngunit duda dito ang ibang opisyalis ng Estados Unidos dahil nakatanggap umano ang Israel ng babala mula sa Egypt ilang araw bago umatake ang Hamas, ngunit isinawalang bahala lang umano ito ng Israeli government. At sa pag-atake na ito ng Hamas, apektado din dito ang bansang Pilipinas dahil maliban sa isa sa pangunahing supplier ng armas ang Israel sa Pilipinas, ay nasa 30,000 mga Pilipino ang nagtatrabaho doon at may mga record na rin ng mga casualty at hindi pa nakikita dahil sa nangyaring pag-atake. Ang mas masama pa dito ay napabalitang kasama sa nakuha ng Hamas ang iilan sa ating mga kababayan at dinala sa kanilang kuta na pinagtataguan sa Gaza. At sa magandang balita na lumabas nitong nakaraang araw lamang, matagumpay na na-rescue ng Israel Defense Force ang nasa 20 mga Pinoy na dinala sa Gaza matapos magsagawa ng counter-attack ang pwersa ng Israel sa nasabing teritoryo, at nasa libo-libong miyembro ng Hamas ang kanilang napatumba sa kanilang mga kuta. Malaki naman ang pasasalamat ni Presidente Bongbong Marcos sa Israeli government at patuloy ang kanilang pagkikipag-coordinate sa kanilang imbahada dito sa Pilipinas tungkol sa sitwasyon ng iba pang mga Pilipino doon na kasalukuyan pa rin naiipit sa giyera. Ayon sa Israel, ginagawa na nila umano ang lahat ng kanilang makakaya upang masigurado ang kaligtasan ng mga Pilipino na nandoon, at nagpahayag naman ang Pilipinas ng pagsuporta nito sa Israel laban sa grupo ng Hamas sa Gaza. Ligtas din naman umano at malayo sa gulo ang nasa 95% ng mga Pilipino doon, ngunit pinagpaplanuhan pa ng Philippine government kung paano sila ililikas pabalik sa Pilipinas kung sakaling tuluyang mawalan na sa kontrol ang giyera sa pagitan ng dalawang bansa. Nakahanda din naman umano ang ating hukbong sindatahan kung sakaling kinakailangan na talagang ilikas ang ating mga kababayan sa Israel at gagamitin nila ang mga C-130 military transport aircraft at mga C-295 tactical transport aircraft upang sunduin at makauwi na sa Pilipinas ang mga na-stranded na Pilipino. Sa ngayon, nasa 70 Pilipino na umano ang nagpahayag sa Department of Foreign Affairs na gusto na nilang umuwi sa bansa. Inaasahang mas lalala pa ang sitwasyon sa Middle East matapos magdeklara ng giyera ang Israeli government sa Palestinian organization na Hamas at patuloy ang kanilang isinasagawang airstrike sa kalupaan ng Gaza. Umabot na sa 6,000 bomba ang nilaglag ng Israeli Air Force sa Gaza sa loob lamang ng isang linggo, at halos lahat ng imprastruktura sa syudad ay nawasak na ng airstrikes, at nasa milyong-milyong kataong naiipit sa giyera. Nag-utos na rin ng Israel na magsagawa ng evacuation ng nasa 1.1 milyon na katao sa hilagang parte ng Gaza dahil inaasahang magsasagawa na ng ground invasion ng Israel na kung saan papasukin na ng kanilang pwersa ang kalupaan ng Gaza. Nasa 300,000 na rin ng mga reservists ang inactivate ng Israel para sa kanilang planong opensiba, hindi pa kasama dito ang nasa 170,000 na military personnel
kaya malaki ang paglusob ang gagawin ng Israel Defense Force. Ito na umano ang pinakamalaking mobilization ng hukbong sinatahan ng Israel sa loob ng ilang dekada, kaya paniguradong malaking bakbakan ang magaganap sa Gaza. Sa ngayon, nakahilera na ang kanilang mga merkaba na tangke, daang-daang libong mga personel, mga armored vehicles, pati na rin mga self-propelled artillery, isang dosenang milya lang ang layo mula sa border ng Gaza. Nagbabala din ang Israel sa mga ibang bansa na magtatangkang magpadala ng tulong dahil siguradong tatamaan ito ng kanilang airstrike at isang convoy na ng Iran ang nasampulan at tinamaan ng airstrike sa bansang Lebanon. Hindi naman nagpapahuli ang Estados Unidos sa kasalukuyang nagaganap na gyera at nagpadala na ng kanilang warships at aircraft carrier malapit sa Israel upang suportahan ang bansa sa plano nitong military action sa teritoryo ng Gaza. Minamadali na rin ng US government ang kanilang mga defense companies sa paggawa ng mga bala at bomba na ipapadala sa Israel at lalong-lalo na ang mga missiles na binabala sa Iron Dome Missile Defense System dahil sa marami ang ginamit na missile ng Israel upang ma-intercept ang rockets ng Hamas. Pinadagdagan din ng Pentagon ang kanilang mga aircraft sa Middle East, lalong-lalo na ang mga A-10 Warthog, F-15 Air Superiority Fighter at mga F-16 Multirole Fighters upang maproteksyonan ang kanilang base militar sa Middle East kung sakaling umabot na sa labas ng Israel at Palestine ang nasabing gyera. Samantalang ang bansang Turkey naman ay nakikipag-usap na sa Hamas upang palayain na ang kanilang mga nakuhang mga Israelita upang maiwasan ang ground invasion na pinaplano ng Israel dahil siguradong madudurog sila pati na ang mga sibilyan sa nasabing pag-atake.